Ang kaharian ng Diyos, hindi yan ibinibigay na isang malaking bagay o isang malaking kaharian agad. Hindi. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang maliit na butil na ipinupunla sa puso ng isang tao. Sino ang nagpupunla ng binhi ng kaharian ng Diyos? Walang iba kundi ang Diyos. Ang bawat tao ay pinunlaan ng binhi ng kaharian ng langit. Ang bawat isang nagsisimba dito, may binhi na itinanim ang Diyos. Saan? Sa puso ng isang tao. Kaya nandyan sa puso mo ang binhi ng kaharian ng Diyos. Ngayon, papaano inilarawan ng Panginoon sa gospel ang binhi ng kaharian ng Diyos? Dalawang bagay ang ginamit niyang paglalarawan sa Ebanghelyo. Pero gamitin natin yung talinghaga ng mustasa. Ang mustasa, sabi ng Panginoon, isa sa pinakamaliit na butil. Pinakamaliit. Pero kapag ipinunlayan ng isang tao, inalagaan niya ng isang tao, yan ay lalaki at magiging pinakamalaking uri ng gulay na kahit ang mga ibon ay pupwedeng mamungad, sabi ng Panginoon. Pinakamaliit siya sa umpisa, pero kapag naalagaan ng nagbinhi na nagpunla, ito'y lalaki at magiging kapaki-pakinabang. Ganyan ang kaharian ng Diyos sa puso ng tao. Ganyan po ang kaharian ng Diyos na nasa puso mo na ipinunlan ng Diyos noong una pa. Kanya nga ang tanong, Father, kung nandirito sa aking puso ngayon ang binhi ng kaharian ng Diyos, papaano ko ito ngayon mapalalago? Ano ang aking magiging paraan, Father, para ito ay mapalaki sa aking buhay? Dalawa po ang paraan ng pagpapalaki ng binhi ng kaharian ng Diyos sa puso ng tao. Dalawa. Una ay ang pagkakaroon ng isang mabuting pananampalataya. Yan yung unang paraan. Pangalawa is pagkakaroon ng isang mabuting gawa. Good faith and good deeds. Yan ang dalawang paraan. To grow, para palaguin, para palakihin yung butil ng kaharian ng Diyos na nasa iyong puso. Unahin natin yung mabuting pananampalataya. Ano nga ba ang nagagawa ng pananampalataya? Ano nga ba ang role ng pananampalataya ng tao? Simple lang naman ho, ang pananampalataya ay ang kanyang ugnayan palagi sa Diyos. Ang pananampalataya ay ang kanyang relasyon sa Diyos. Ang pananampalataya ay ang kanyang pagkakilala at pagmamahal sa Diyos. Kanya nga, ang bawat tao na mayroong pananampalataya, may malalim na pananampalataya, ay taong may malalim na ugnayan sa Diyos. Nagets niyo ho? At papaanong napalalalim naman ngayon ang pananampalataya? Marami pong pamamaraan. Una, faithful ka rin ba sa iyong pagdarasal? Faithful ka rin ba sa iyong pananalangin? Sa araw-araw na ginawa ng buhay mo o ginawa ng Diyos sa buhay mo, ikaw ba ay may oras pa rin sa pananalangin? Nagdadasal pa rin po ba tayo? Nagdadasal po kayo? Ha? Ha? O, sige. Sinong nagdasal kaninang pagkagising niya? Ha? Very good. Yan yung isang paraan para palaguin din yung pananampalataya ng tao. Pangalawa, kapag ikaw ay nananalangin, pangalawa, nandoon pa rin ba yung pagmamahal mo, yung kagustuhan mo sa banal na Eucharistia, sa banal na Misa? Are you faithful attending Holy Mass? Tapat ka rin ba sa pagdalo ng banal na Misa? Una is panalangin. Paano tayo nagiging tapat sa pagdarasal? Pangalawa, paano tayo nagiging tapat sa pagdalo ng banal na Misa? Pangatlo, paano natin pinalalalim pa yung ating relasyon at ugnayan sa Diyos? Ano yung ginagawa mo sa iyong buhay para mas mapalalim mo pa ang ugnayan mo sa Diyos? Ano yung personal initiative mo na magkaroon ng malalim
na pagkakilala sa Diyos. Do you read the Bible? Nagbabasa ka ba ng Biblia? O nakadisplay ang Bible mo sa istante ninyo? Ito yung mga paraan para mapalalim ang pananampalataya ng isang tao. At kapag malalim ang pananampalataya ng isang tao, ibig sabihin malalim ang pagkakilala niya sa Diyos. At kapag ginagawa ng isang tao ito, itong mabuting pananampalataya, ibig sabihin, pinalalago niya ang kaharian ng Diyos na nasa kanyang puso. Nag-guess niyo po yung una? Yung good faith? Ano naman, Father, yung good deeds? Dapat, ang pananampalataya ay hindi hiwalay sa gawa. Kung ano ang iyong isinasabuhay na pananampalataya, ay siya ring dapat nagiging paraan ng iyong buhay bilang isang tao. Sapagkat ang pananampalataya na walang mabuting gawa ay patay na pananampalataya. Kanya nga ang magandang tanong, opo, nagdadasal po ako, Father. Opo, every Sunday nagsisimba po ako. Opo, Father, binabasa ko po ang Biblia. Pero ang tanong, yung mga ginagawa mo pa na yan sa pananampalataya mo, nakikita rin ba sa paggawa mo sa iyong buhay? Nagre-reflect ba ang pananampalataya mo sa buhay mo? Yun yung good deeds na sinasabi. Yung pananampalataya na bibigyan ng buhay sa gawa. Pagiging mabuting tao sapagkat mabuti ang pananampalataya mo. Papaano ka makitungo? Mabuti ba? Papaano ka mag-isip sa iyong kapwa-tao? Mabuti rin ba? Anong klaseng ugali ang pakikitungo mo, pakikipagkapwa-tao mo? Nakaugat ba ito sa pananampalataya mo? Yun ang sinasabi. Sapagkat ang isang tao ang patuloy na gumagawa ng kabutihan, nagsasakripisyo na maging isang mabuting tao, ito yung tao na pinalalago niya ang butil ng kaharian ng Diyos sa kanyang puso. Kapag ang gawa natin, ang gawi natin, ang buhay natin, ang pananampalataya natin ay naaayon palagi sa kalooban ng Diyos, hindi malayo na lalago nga ang kaharian ng Diyos na nasa puso natin. Ibinigay na ng Diyos yan. Itinanim na ng Diyos yan. Gawin din natin ang part natin. Gawin din natin ang role natin na palaguin, palakihin ang binhi ng kaharian ng langit. Katulad ng isang magsasakang kinukwento ko kanina, nandoon yung malasakit, nandoon yung sakripisyo sa kanyang pananim. Kaya ito ay lumago. Ganyan din po sa atin. Nasaan yung malasakit mo sa kaharian ng Diyos? Nasaan yung sakripisyong ginagawa mo para sa kaharian ng Diyos? At this point of your life, sa punto ng buhay mo ngayon, gaano na kaya kalago ang kaharian ng langit sa iyong buhay? May mga edad na po tayo. May mga edad na tayo. Sana sa punto ng buhay natin ngayon, namumunga na ng kabutihan ang kaharian ng langit sa atin. Sana namumunga na ang kaharian ng langit sa puso mo. At ano ang bunga ng kaharian ng langit? Kabutihan palagi.
ma-identify natin yan kapag ang isang tao ay napakabuti. Ang lahat ng gawa ay kabutihan. Ibig sabihin, namumunga na ang kaharian ng langit sa kanyang buhay. Pero kapag ang isang tao ay may mga bagay pa rin na hindi ginagawa na pawang kabutihan, baka kulang pa ang pag-aalaga niya sa kaharian ng langit sa puso niya. Sa punto ng buhay mo ngayon, ang bawat isang nagsisimba, sige ho, tanungin natin ang sarili natin. Sa punto ng buhay mo ngayon, sa tingin mo, namumunga ka na bilang pinunlaan ng kaharian ng langit? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.